Alright, so habang pinapalamig ko lang muna yung motor ko doon sa lilim kasi naiwan dito kanina sa initan. Nandito tayo sa Yamaha. Yan. Dito sa Yamaha sa Timog Avenue. This is Wheeltech Yamaha at nakita nga natin sa loob yung dahilan kung bakit ang Yamaha para sa akin is number 2, rank number 2 sa Japanese Big 4. Kaya tambay lang muna tayo doon. So number 2 siya sa akin sa Japanese Big 4. Number 1 ang Kawasaki. And ito, kanina pinapagmuni-muni ko yung R7. Oh, wait lang. Nalimutan ko pala sabihin. So yung dahilan kung bakit number 2 sa akin ng Yamaha is because of the CP2 engine. Yung makina na nilagay nila sa MT-07, XSR-700, and Tenere-700, tsaka YCF-R7. Wala, nakakahanga lang na ang Yamaha, nagawa nila ng paraan kung saan ang isang engine ay mag-fit into 4 riding platforms, which is mas okay nga naman yun, di ba? Now, kanina habang nakaupo ako dun sa YCF R7, wala lang, nagmumuni-muni lang ako kasi sabi ko, ang dream bike ko sa Kawasaki, isa sa mga dream bikes ko sa Kawasaki is the Kawasaki's ZX6R 636. So yung 636. Eh halos pwede nating pagsamahin sa isang class ang 636 at saka ang R7. Yun nga lang, if I think about it, 600,000 pesos plus mga 650,000 pesos I think, or sabihin na natin 660,000 pesos for the 636, and then ang YCF R7 is nasa 500 plus thousand pesos. But anyway, kalimutan natin yung presyo muna. Pareho silang sports bike or sport bike. Both of them are very capable on the road. Overkill nga sila sa daan eh. Kasi the 636 has about 120 plus horsepower or whatnot. Depende sa pagkakatono. The R7 has close to 70 horsepower or more than 70 horsepower. Depende sa pagkakatono. Para sa akin, both of them are overkill for the street. It's more than enough for street riding. So yung pinag-iisipan ko kanina is more on sa performance side. So 636 versus R7. Pareho naman silang may adjustable suspension. Yun nga lang, hindi ko pa kasi nararanasang itono yung R7, so hindi ko pa rin masabi, but from what I'm seeing is mas comprehensive kung tutuusin yung suspension tuning options available for the 636. Mas merong counting edge yung kalidad ng 636 suspension compared to the R7. Again, it depends on the tuning. Depende sa nagtotono, depende sa magtotono, depende sa gagamiting aftermarket modifications. But if we just consider yung walang modifications na gagawin coming from the factory, so the 636 mas lamang siya in terms of suspension. In terms of brakes, mas lamang ang 636. It's just that hindi ko rin naman masisisi ang R7 in terms of yung sa brakes, because hindi talaga nilagyan ni Yamaha ng top-notch premium brake system ang R7, kasi nga it's open for aftermarket modifications. Yun naman ang maganda sa isang sport bike or sports bike is that it's a good base bike for aftermarket add-ons or modifications. Pero again, katulad ng sabi ko kanina, from the factory, kung bibilhin mo silang dalawa, alin yung mas capable for track riding, for sporty riding, which is of course kapag sporty riding dapat sa racetrack lang ginagawa. In terms of tires, actually mas pabor ako sa R7 because the R7 coming from the factory, nasa kanya na yung paborito kong gulong. It's the Bridgestone Batlax S22. Sarado na agad ang usapan. Pag S22 yung gulong, yun na yun. That's it.
I will choose the Bridgestone S22 over other Pirellis. I mean, don't get me wrong, fan din ako ng Pirelli, but iilan lang ba ang mga sports bike na coming from factory is naka merong Pirelli, naka Pirelli na agad, na yung good Pirelli ha, yung Pirelli from the main factory ha, hindi yung Pirelli from outsource companies, kasi yung mga Pirelli from outsource companies kokonti yung mas mababaw yung kanilang tread, mas manipis yung kanilang, it's still a Pirelli. Anyway, ginawan to ng research ni Ryan ng Fortnite. It still is a Pirelli, pero dahil ginawa siya sa mga outsource companies, hindi siya kasing taas ng quality as yung Pirelli coming from the main plant. But anyway, I digress. Mas pipiliin ko ang Bridgestone S22 as an overall performance tire for street riding, for track riding, and nirecommend din sa akin to ni Dave Moss. So, coming from the factory, yung R7, meron siyang Bridgestone S22, it's a plus for me. So, mas pipiliin ko, kung gulong lang ang magiging deciding factor, mas pipiliin ko yung R7 kaysa sa 636. Again, walang, kumbaga, walang modifications na nagagawin ha, coming from the factory. Now, dalawa na lang siguro. Yung ergonomics. When it comes to ergonomics, yung how the bike fits the rider or how the rider fits on the bike, I will choose the 636 kasi mas forgiving yung ergonomics ng 636 compared to the R7. In terms of seat height, konti lang naman yung difference, pero para sa akin ha, mas mataas yung seat height ng R7 kaysa sa 636. In terms of foot peg placement, halos pareho lang sila, na pareho lang ng height, pareho lang ng layo sa likod. But for some reason, parang masyado akong nakakramp, yung parang masyadong masikip yung legroom sa 636 compared to the R7. Again, hindi ko pa sila nararide sa track, so hindi ko pa rin masasabi completely kung ano nga ba talaga. Ito based on ano lang, showroom impressions lang to. Ngayon, handlebar ergonomics, mas komportable ang 636 dahil mas mataas ng konti kaysa sa R7. Yung reach o yung layo ng handlebar sa katawan ko, they're essentially the same, but dahil nga mas malalim yung reach na, mas malalim yung height ng handlebar ng R7, so the R7 is actually sportier compared to the 636. So in terms of riding, kung public road riding, mas pipiliin ko yung 636 for long rides kasi mas matitiis ko siya compared dun sa riding position ng R7. But in terms of, let's say, quick rides, or yung, let's say, pasyal ka lang, akit ka lang sa taas, baba, then sobrang bilis lang na sprints, the R7 is actually not that bad. It's not that low. Hindi siya ganun kababa at kasubsob ng R1 at saka ng R6. Siguro mga 2 to 3 millimeters lang ang difference, pero it makes a lot of sense and it makes a lot of impact. Pero again, for ergonomics, I will choose the 636. And then lastly, engine. The 636 has 4 cylinders, so mas matakaw siya sa maintenance kesa sa 2 cylinders ng R7. The R7 has a good sound dahil yung 270 degrees crank, pero the 636 has good sound as well dahil yung inline 4. Power-wise, again, for the street, they're both overkill. Sobra-sobra yung power nila for the street. So, siguro for engine, hindi ko mas... tie sa engine. Kasi, ang benefit ng engine ng 636 is it's revier. It has higher RPM threshold. Mas maganda siyang pahiyawin sa higher RPM. Yun namang R7, mas maganda siyang pahiyawin sa mid RPM kasi yung 270 degrees crank. Maganda ang torque ng R7 sa lower RPM, pero maganda naman ang horsepower peak ng 636. The power under the curve, sa ako na lang ipapaliwanag yun, pero the power under the curve based on dyno charts,
ang R7 is mas mabait sa lower RPM, ang 636 mas ganado siya sa higher RPM. Sana okay lang yun. So in terms of engine, tabla lang, tabla. So overall, if kung dalawang motor lang ang pwede kong pagpilian, the Kawasaki ZX6R 636 versus the Yamaha YCF R7, I will choose the Kawasaki 636 ZX6R. Like I said, diba, number one sa akin ang Kawi sa Japanese Big Four. Number two ang Yamaha. So, siguro ito na lang. Kung ito, meron kasing R7 na nilagyan ng GYTR parts. Teka, alalahanin ko. Ang meaning ng GYTR is Genuine Yamaha... Yamaha, ano yung T? Yamaha T Racing, something. Technology Racing, so Genuine Yamaha Technology Racing, something like that, GYTR. So merong mga GYTR parts available for the R7. Now, merong version ng R6 na talagang GYTR R6, as in talagang from engine internals, externals, then suspension, brakes, etc. Meron ding GYTR na R1. Ang R7 naman, meron silang inadapt na mga parts na GYTR parts na pwedeng i-adapt sa R7. Now, at mas mahal yon ng hindi hamak. So, let's just say na talagang gagamitin ko lang for track riding yung motor, I will probably choose the YCF R7 with GYTR parts over the 636 na ZX6R. Kung talagang for track riding lang gagamitin. Anyway, that's it. 13 minutes, maraming salamat. Siguro naman malamig na yung motor ko. Punta naman tayo sa kabila, sa Tomas Morato, sa Royal Enfield. So mag-chill lang tayo doon, mag-charge ako ng camera before we go home. I just want to look at bikes. I just want to see motorcycles today. All right? All right, I'll see you on another one.